na balita. Tumutok na. Narito na sila. Alex Santos at Big Galileo Lima. Magkasama na. Santos Lima sa DWIZ. It's a Friday. Thank God it's Friday. Kumusta na po mga kababayan? Maganda umaga po. October 23, 2020. Kumusta na? Maganda umaga po sa inyo lahat. Good morning, Paring Vic. Magandang umaga ho sa ating mga suking tagapakinig, most especially mga nasa abroad, yung mga nagtatrabaho na malayo sa kanilang pamilya. Tingit sa lahat, gusto kong batiin ng isang magandang umaga ang mga kapatid natin at miyembro ng LGBTQ. Yun! Magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa mga... Okay naman tawagin sila mga bading at mga tomboy. Mga lesbian. Na ngayon talagang I think they're so happy today. Tama. Di ba? Magandang umaga sa inyo. At hindi nyo na itatanong ha. Yung mga miyembro niya yan ng grupong yan. Nandiyan yung mga nag-e-excel sa mga kanilang field. Iba't ibang larangan, no? Sa telebisyon, sa radyo, sa lahat. Sa lahat. Fashion. Oo. Oh. Hindi kayo gaganda sa pag wala yung mga yan. Sa komedyante. Komedyante, di ba? Medyo misan nga lang yung iba medyo nasa sobrahan. Pero it's okay. Bakit nga ba sila masaya, Paring Vic? Dahil kay Pope Francis. Yun, dahil kay Pope Francis po, nabigyan po ng buhay ang kanila pong existence sa ating mundo. Dahil nga, ano ba sabi ni Pope Francis, Paring Vic? Dahil sila rin ay anak ng mga Diyos. Yun, sila daw po ay may karapatan rin pong gumawa or maging pamilya. At maging maligaya. Diba? Yun yung number one doon. Kaya sabi nga ho ni Pope Francis, pwede na ho silang... Oo. Lagay natin sa perspective. Yeah. Mas mabuti na ho yung malinaw, no? Proper perspective. Oh, ano ba yung sabi ni Pope Francis ha? Ito po ay nag-ugat doon po sa kanya pong documentary, no? Documentary. Yung Francesco. Na doon po sa ginanap po sa ano ba yung mag-ano doon sa France? Ano? Kung saan pinapalabas ang mga matitindi pong mga gawa ng mga direktor doon po finalist ang batch 81 diyan. So, yun po ang ang sabi ni Pope Francis, ito po, para maintindihan po ng ating po mga kababayan, baka yung simbahang Katoliko ay dati ho, kontra-kontra sila dito. Oo. Pero ito, ang Santo Papa na ho at ang Vatican ay nagsalita na ho, itong sabi ho niya, homosexual people, ang mga bading at mga tomboy have a right to be in a family. Oo naman. Ha? Agree. Ay may karapatan rin pong maging isang pamilya. They're children of God. Yeah. Sila po'y anak rin po ng Panginoon. Agree. And have a right to a family. Correct. Nobody. Walang nino man. Nobody wanna see us again. Should be thrown out. Na pwede pong ay itapon. Mm-mm. Or be made miserable. Or gawing mahirap ang kanilang buhay over it. Mm-mm. The Pope said, doon po sa kanya pong documentary na Francesco. Alam mo, yung mga ganyang ibig sabihin, pagbibigay ng karapatan sa mga kapatid natin dyan sa mga grupong yan. Yan. Ang sa akin lang, gawin nyo lahat ng gusto nyong gawin, but at the end of the day, make sure wala kayong inaapakan na ibang tao. Wala kayong inaapi, wala kayong inaargabyado. Yun ang importante. Ayun. Kung saan ka maligaya, na wala kang, you're not getting out of your way to harm other people, okay lang yun sa akin. Ano ibig sabihin nyo, parang Vic? Kunyari, ikaw ay bading. Oo. Tapos nakakita ka ng gwapo, parang si Winner. Hindi mo siya aagawin doon sa isang kanyang pong kalibin or kanyang asawa. Parang ganun. Ano yung kanta ni Imelda Papin? Kung liligaya ka sa piling ng iba. Di ba, wag, bawal yun. So, ibig sabihin, pinapayagan na po ng simbahan
na magkaroon po ng same-sex civil union. Union, ha? Liwanagin mo yun, oh, partner. Civil. Pag sinabing civil po, kailangan ho dito ng batas. Batas. Oh. Ayan. Ayun. So, dapat kumilos. Na kaninong bola ngayon? Ha? Hmm. Na kanino na ho ang pagdidribble ho din? Di naman pagdidribble. Ang pagpapanday ho ng batas dito, ay siyempre, ang Kongreso ang inaatasan ngayon. Tinanong nga ang ating pong spokesperson po ng Pangulong Duterte, si Secretary Haroroque, at tinanong, Anong tanong? Secretary, ano bang stand ho dito ng ating pong Pangulong Duterte? Sabi naman po ng Malacanang, hindi naman nagbago ang stand ng Pangulo. Siya po ay hayagan rin pong sumusuporta dito. That's right. Bakit nga ba? Sino ba tayo para pigilan tumutol ang kanila pong pag-iisang dibdib? At ang kanilang kaligayahan. Hindi ba? Alam nyo, dito naman ho, sa kabilang banda, itong si Senate President Tito Soto ay... sagrado yan, sagrado yan. Sagrado to. Alright. Sagradong Katoliko. Why am I saying this about Tito Soto? Doon ho sa pahayag ni Pope Francis na sinang-ayunan niya yung inyong kaligayahan. Isang dibdib. Naturalmente, meron at merong kukontra riyan. Meron yan. Okay lang yun, pabayaan nyo sila. Yes. At the same time, yung mga kumukontra naman sa gusto ni Pope Francis, ayaan nyo lang yun. Mm-hmm. Hindi ba? Kanya-kanyang opinion yan eh. Yes. Again, basta wala kayong inaapakan tao sa inyong pagtahak ng landas. So, ibig sabihin nito pa rin, diba? Kung ang simbahang Katoliko ay payag in a civil union, civil ibig sabihin... Union. Hindi ka pwedeng makasal sa simbahan. Hindi pwede. Doon ka lang sa huwes, sa mga alkalde, civil rights lang. Ayun. I don't know, wala pa ako nakikita. Civil meron lang ang kinasal sa simbahan kahit sa ibang bansa. Parang puro civil ang nakikita. Mga mayor, pwede mag-administer ng kanilang kasal. Hindi ba si Lord Velasco nga sa barangay chairman na nung pa? Hindi ba sa barangay chairman? Pwede yun, basta public official na may karapatang ano. Very good. Okay ho yan. Alam nyo, iba na kasi panahon eh. Even the Pope has a very liberated mind. Yun, iba siya. Iba na ang ano ngayon. Hindi tulad ng mga ibang mga Santo Papa, parang Bic, no? Very conservative. Ay, super. Talagang by the book. Si ano yung conservative, yung German? Si Ratzinger. Si Pope Benedict. Ratzinger. The 16th, na nag-resign na maaga. Ano yun eh? Parang mabagsik yun eh. Nga. Alam yun ang mga si Francis... Sino pinalta niya? Yun nga, si Ratzinger. Si Pope John Paul, si Totus Tous. Hindi, ang pumalit si kay Pope John Paul, si Ratzinger. Pero si Ratzinger. Napaikli yung stint ni ano. Hindi ni Pope Benedict dahil nga ho sa kanya pong sakit. Hindi nyo na itatanong, dyan ho sa Vatican eh, meron ding politika rin. Di ba? Yan yung kay Tom Hanks, yung palabas. Na Da Vinci Code ba yun? Di ba? May ano rin dyan. Sige. Well, we're trying to get in touch with some people dyan po sa grupong yan. But mukhang nag-beg off si wala raw boses eh. Si Congresswoman Nambataan. Alright. Si Congresswoman Geraldine Roman. Romano. Kukuha tayo. Paghahanap tayo. Yung pangalan ng grupo nila parang Vic, no? Na habang tumatagal, gumarami ho. Dati kasi pagkakaintindi ko lang po, LGBT lang po yan. Ngayon po ay medyo na meron ng LGBTQ. Nadagdag na ng Q dahil yung Q daw ho ay queer or questioning. Tapos meron na ho nadagdag pa. Ulitin natin. LGBT. Una niyan is lesbian, gay, bisexual, transgender. Tapos nadagdagan po ng Q. Q, queer. Queer or questioning. Ano yung sabihin ng questioning? Queer, parang alanganin. Questionable. Ano yung ACDC ba? Ganun ba yun? Tapos yung nadagdag po yung I at A. Ano naman yung yun? Yung I ay intersex. Tapos yung A, asexual or allies. Tagilid pa lang ang abakada at saka alphabet. Pag dumami na yung letter. Buntik ko na sabihin nga ito, LGBTQRSTUVWXYZ. Pwede. Nagbibiroan lang po kami. Masaya lang ho kami dahil Friday ngayon at saka natutuwa nga ho kami dito sa grupo ng ating mga kapatid na LGBTQI. Yun. Magandang umaga. Humingi na ako ng number ng mga kapatid natin dyan. Yes. Para mapanayam. O sila natin. Di ba sila, meron niya, may grupo yan, Ladlad, may grupo yung Ladlad. Hanapin nyo nga yun mga grupo na yan, ha? No. Kung meron tayo. Classic example na isang napakasayang couple is no less than Isis Aguirre.
Pati si anak si ni Yusek Martinino. Ni Kapitan, no, di ba? Napakaligaya. DILG. In fairness to both of them, gumagawa sila ng magagandang bagay, yeah. Di ba? Being, saan nga si Lisa? Sa film something. Lisa Dino, film whatever. Si Aisa is also a... Dati siyang commission on youth, pero wala na. May edad na, hindi na youth. Oh. Di ba? May edad na eh. Teka, magkakape ako. Masarap yung kape ni Cyrus. Anyway. So yun, ha? So ating pong mga kababayan na nasa LGBTQ, ayos na. Basta't siguro... Kausapin na lang ho ninyo ang inyong pong mga kinatawan, mga congressman, mga senador, na siguro suportahan ho nila dahil kailangan ho dito ang batas. Ha? Kapag wala hong batas, eh hindi kayo pa pwede. So yan kailangan may batas kung sa West lang ako mag-ano? Siyempre, hindi pwedeng walang batas. Eh, kailangan po ng kakibat po na saligang batas po yan. But at least, magiging normal. Ang tawag ito, yung magiging... formality lang naman yan eh. Formality lang yan. Oh. Kasi parang ikakasal ba o papayagan maglip... Kailangan pa rin ng batas eh. Civil union talaga eh. Kailangan po. Parang ayon yung sa simbahan, eh dito ko kayo sa civil union. Sa civil union. Mga west, mga ano. Okay. Kailangan rin yung batas parang big para naman yung mag-administer po ng inyong kasal, eh hindi yung makakasuhan. Oo nga. Kasi illegal yun eh. Diba? Tama. Yeah. Kailangan, kumilos na dyan yung mga alam naman natin. Na kaya, sa ating... kaya nga may patama pa rin, Vic, yung Malacanang eh. Ano sabi ang sabi ni Secretary Roque, kaya daw ho yung mga conservative na mga congressman at mga lawmakers, eh mag-isip-isip na kayo. Eh yung Santo Papa eh nagsalita na. Para kayo mag-kontra-kontra pa. Sige lang, kontra lang kayo. Basta ibigay niyo lang yung opinion niyo. Yeah. Wala nang banatan. Tiraan. Maganda namang gawan po ng deliberation po yan. Pag-usapan ninyo. Kunin ninyo ang both sides. Merong simbahan, merong mga... May mga religious group po yan. Academe, yung mga ano, sino yun? Yung mga nakakaintindi, observer. Yeah. What I mean to say, yung mga observers. Sige lang, bigay nyo lang yung opinion nyo, wala akong masama dyan. Mm-hmm. Marami pa ho tayo papalo up ngayon. May showbiz tayo. Matinde showbiz ngayon. Matinde showbiz ngayon. Dahil nagpalabas ho ng babala. Babala si ano? Itong no? Si ano? Ayan, si General Antonio Parlade. Kung ano, tawagan mo na, yes, tawagan mo na. At, Ano bang sabi ni General Parlade naman? Parang paalala lang, di ba? Parang paalala lang na ito ho kasing si Liza Soberano. Mm-hmm. At si Catriona Gray. Uy, Miss Universe yan, ha? Parang umaten yata ng... Ano yung tawag sa Viber? Viber webinar. Group? Parang ganun. Mm-hmm. Di ba? Parang webinar ng grupong Gabriela. Anong sabi nila? Ito ho yung paglahok ni Soberano sa online women's right talk ng Gabriela. Mm-hmm. Na... Sinasabing kung magpapatuloy anyang ugnayan ni Soberano sa Gabriela... ay posibleng matulad ito doon sa sinapit ng isang Josephine Ann Lapira na dating Deputy Secretary General ng Gabriela Youth sa UP na nasawi daw dahil sa inkwentro yata. I have nothing against Gabriela, of course. Ha? They're fine women at talagang napakadaming accomplishment ng mga membro niya. Di ano ba masama para makiano ka sa sumali sa webinar ng Gabriela? Ano ba to? Sila ba ay parte na ng Gabriela? Ano ba yan? Parang, well, hindi pa naman kino-confirm kung sila ay parte ng Gabriela. But siguro, the military or the government wants to send out a warning na baka ano, hikayatin kayo. Angela! Tandem, go ahead. Sige. Oo. Kausapin naman natin si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Siya po ang... Epe ho ng Southern Luzon Command at the same time tagapagsalita po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Correct. Ayun. Sige. General, magandang umaga po. Si Alex Santos po at Vic Lima sa DWIZ. Morning, sir. Magandang umaga sa inyo lahat. Opo. Sige, go ahead. Nagpalabas ho kayo ng parang, what do you call this? Is this warning, babala, paala, reminder? Tukoy na po natin si Soberano at si Gray, Mr. General. Red tagging ba ho yan, sir? Oo. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung red tagging na yan. Oo nga. Pero
tulad nung palagi na namin ginagawa, nagbibigay kami ng mga information, nagsishare tayo ng mga knowledges natin about the activities of this Communist Party. Mm. Hello? Good. Yeah, kaya ako nagugulat bakit nai-involve kami dyan, sinasabi nilang red tagging. Palagay ko yung mga nagko-comment na red tag namin si Porco, red tag ko si Laisa Soberano, ay hindi naman nabasa yung konteksto nung ano nung ating statement. Mm-hmm. That's one. Mm-hmm. Ay, hindi, ako naman, hindi ko naman lahat na nakita yung post against Laisa Soberano, but nakita ko yung trend. Parang binabash nila si Laisa Soberano dahil doon sa participation doon sa webinar. Yeah. Incidentally, Gabriela yung sponsor noon. Mm-hmm. Kaya binabash siya ng mga nakakaintindi na doon sa mga activities ng nakakakilala na dito sa Gabriela. So I said it's not fair na sabihin nila na NPA na rin ito si Laisa Soberano o komunista na rin siya kasi nag-participate siya doon sa webinar ng Gabriela. Oh. So yun, we have to come in kasi we have to educate people, not only Laisa Soberano, but yung mga followers niya at saka yung mga bashers niya rin. Hindi pinagbabawal sa batas, especially na meron tayong anti-terror law. Yeah. Hindi pinagbabawal sa batas na inahin mo yung advocacy natin, especially sa kanya, advocacy niya, protection of women's rights. Oh, tama. So very very legitimate advocacy, di ba? Ang problema lang yung platform na nasa lihan niya, yung Gabriela, which is really being run by Communist Party cadres. Yung mga makibaka, yung underground organization under the legal front Gabriela, ang tawag diyan makibaka. Ito yung mga mga terorista nagpapatakbo nitong organization na ito, and we should warn Laisa Soberano as well as other participants dito sa mga ganitong advokasya na ganyan ang Gabriela. Above ground, ito yung sinasabi nila, but underground, ang agenda nila ay iba. At nakita natin ito dahil napakadami ng mga kabataan, Gabriela youth members na namatay sa encuentro recently lang. Recently, December lang. Yes. Oh, General, parang sinasabi ho ninyo, iniiwasan nyo lang ho ang mga tulad nitong mga sikat na mga personalidad na ma-brainwash po ng mga grupong ito, parang ganoon? Impluwensyahan. Correct. Yes, correct. Kasi nagsisimula yan dyan sa ganyan mga activities na yan. Mm-hmm. And then, unti-unti, hihilain na sila kung ano pang activities, palalim na ng palalim ang kanilang involvement sa underground mass organization. Until last time na wala na, hindi na sila naka-attract, hindi nila alam, nakaluklok na pa sila dun sa malalim na agenda nito ng CPP. So that is why we have to warn. Kasi mukhang naive na talagang hindi alam ni Laisa Soberano. Kaya nga nagulat din yung pamilya, yung abogado. Ano ba yung napasok nito ni Laisa? Mm-hmm. Yes, tumawag sa akin si Attorney Lynn sa gabi. Kahapon, actually. At nagpasalamat siya. In-inform lang kami, sir, maraming salamat doon sa informasyon na senior nyo nakarating sa amin. Nasa state si Laisa Soberano. Nakarating sa kanila doon at nag-worry nga yung family. Kasi bakit siya binabas? Ano ba ang Gabriela? Nagulat yung pamilya. Nagulat yung pamilya. So doon nila naintindihan nung mag-share ako ng post. At nakita nila yung mga pictures ng mga Gabriela youth na namatay sa inkwento. Doon nila naintindihan. Nako, mali pala yung pinasok na webinar ni tama lang naman yung advocacy ni Laisa. Anyway, si Attorney Lynn nagpadala ng sulat sa amin. Pinapakuha ko nga sa office. Doon pinadala. Thank you lang. Nag-thank you. Opo. Dahil din sa information. Kaya ako nagtataka rin. Bakit ako sinasabi nila na hindi ako yung nag-red tag. Eh, yes, kung ito yung basa ng family, nagpapasalamat sila. Mabutit na. Dahil na-educate sila. Oh. Bakit itong iba, ang interpretasyon ay iba naman. Matagal na ba, General? Matagal nang umate ng mga webinar si Soberano? Hindi, palagay ko hindi naman. I think this is the first time. First time. Pero ganito yan kasi, itong Gabriela na ito, tinitingnan nila yung mga personalities, ano yung mga advocacies nila, and then sasakyan nila, and then ilain nila. Ganun yun, di doon sila mag-recruit. Nakakatakot yung ma-recruit nila, mga celebrities, kasi maraming followers ito. Yes. Shortcut nga naman, di ba? Oh. Mas shortcut yung recruitment. Ano nga, mga influencer nga, General, di ba? Influencer sila. Oh, yes, yes. That's it. It's part talaga ng strategy ng
CPP. Oh. Yan. And the fear of it all, General, paring Alex, maraming mga fans itong si Liza Soberano. Kaya diba? Nga, yun nga, fan maraming tagasunod eh, hindi ba? Mm-hmm. Chances are, if they are idolizing Soberano, kung ano't ano man, baka, you know, hindi natin masasabi, General, di ba? Yes, yes. Kaya nga, hindi ko maiwasan na banggitin na rin yung ibang celebrities na tinarget nila. Kasi totoo yun, yung sinasabi natin na, ano, halimbawa, si Catriona Gray. Catriona. Ano yun? Pusong ano yun? Pusong, ano rin, golden heart din yun si Catriona Gray. Ang pangabay kasi yun, kung mahihirap, gano'n. Eh, suddenly, eto na naman, si Gabriela, sasabay-sabay na naman siya. So, ayun, we have to warn them na maganda yung ginagawa nila. Kaya lang, may mga organisasyon, mga interest groups, na iba ang agenda. Kaya sila, pilit na sinasama dyan. Oh, General, yes. Linawin lang ho natin, itong sina Soberano, sina Catriona Gray, dahil meron silang gustong ipahiwatig po, no, mga advocacy nila. Pero is it okay to be vocal lamang na magsalita sila? Not necessarily na umaanib sila sa isang grupo or kumukontra sila sa ginagawa ho ng ating pamalan? Vocal pero may limits, may boundary. Oo. Of course, of course. To be critical about the government, that's welcome. That's very specific dun sa anti-terror law even, itong bagong batas na ito. Hindi pinagbabawal yung maging aktivista ka o maging kritiko ka ng gobyerno. No, that's welcome. That's part of our democratic space. Okay. Diba? Kaya lang, ang iniwasan natin doon na lalong lumalim yung mga sinisigaw mo hanggang mali na yung sinisigaw mo. Yun ang fear. Alam mo, ang sinisigaw mo na ngayon ay sumali sa revolusyon. That's another thing. Oh. Yeah. Pero hello? Sa tingin ba ho ninyo, eh, ganun po ba ang tingin ho ninyo kanila Soberano at Catriona Gray na maaring sila po ay magiging part ng grupo na yan? Madaling maano, madaling madala ng agos. Palagay ko naman hindi. Matatalino rin po sila. No? Ang importante doon, the knowledge about this organization. Mm-hmm. Actually, it's also part of the anti-terror law. Mm-hmm. For you to be tagged or to be part of an organization, mm-hmm. you have specific knowledge. You have knowledge that these organizations is a terrorist organization. At kapag ka ikaw sumali, yun, magiging liable ka. Mm-hmm. But if you're not knowledgeable, baka ano ka, absuelto ka naman. That is why it's important that we share this knowledge para yung mga tao na iintindihan nila kung, at saka naalalaman nila kung ano yung mga grupo na dapat na iwasan. Uh-huh. But of course, we encourage people to be critical of the government para yung gobyerno naman nakaka-adjust at nag-i-improve. Di ba? Pero General, siguraduhin lang ho natin na in case na may mangyari ho kanila Soberano at kay Catriona Gray, hindi po may kagagawan dito ang militar. Ano naman mga pwede mangyari sa kanila? Hindi, maaaring baka harasin sila. Samantalahin ng ibang grupo. O, baka harasin sila at may mangyari or punteriyahin sila. Parang to destroy the military, no? Yes, wag naman sana, di ba, General? In the first place, yun nga, hindi siguro yung gagawin sa kanila. Why? Kasi alam nila na, alam nung nakakaintindi, na ang ginagawa natin is to protect them. Hindi natin sila rinedtag. Mm-hmm. We warn them. Okay. We are just warning them na iwasan ito. Iwasan nyo lang itong agenda nitong underground na nakatago dyan sa Gabriela. Mm-hmm. Okay yun, na maging advocate ka. So, there's really no point na harasin sila ng military kasi yun ang obligasyon natin. Proteksyonan sila. So, anyway, balikan ko yung tanong na yun kasi nagtataka ako, bakit siya harasin? Mm-hmm. Well, kung ikaw ay malalim na ang ang partisipasyon mo sa organisasyon, siguro pwede nilang pagbantaan o pwede nilang saktan para sisihin ang gobyerno. Yes. Kasi naging naging part na rin ng modus operandi nila ng problema ng NPA itong mga bagay na ito. Parang, you know, when you get inside, mahirap na kumalas eh, no? Mahahaluan na ng iba-ibang threat o kung ano man yan eh, di ba? Yes. Alright. At least generally, walang red tagging. It's just a fair warning. It's just a parang paalala ng isang ama sa kanyang anak na, tignan mo rin yung pinapasukan mo. Hindi po ba? Yes. Ang problema doon sa mga critic minsan, yung mga nagbibigay ng kanilang mga comment, hindi na naman nila naiintindihan. Baka hindi nila nabasa yung statement ko, tapos
banat sila ng banat. Uh-huh. So, yun lang. Iba kasi yung, ano, iba yung, pagka iba yung truncated yung mga statements nila. Kasi, meron sila mga preconceived na, ano, ideas. At iba yung agenda nila eh. Mm-hmm. So, kaya nila tinitweak yung ating mga statements. Minsan. Mm-hmm. General, maiba ho tayo. Yung po bang streamer ho na kinabit ho dyan sa may lungsod na Maynila, yung persona non grata, ang mga terrorist group at mga communist group, eh galing ba sa inyo yun, sir? Ay, hindi po. Kanino hindi ba ho ko, galing yun? Member ako ng National Task Force, ELCAC, pero hindi ko alam yung lahat ng napapag-usapan doon, especially yung mga lunan, tarpulin. Ako, tinanong na rin ako dyan, hindi ko ano yun, hindi ko alam, but may logo doon eh. Logo ng PNP at saka ng NTF ng National Task Force, pero lumang logo ng National Task Force. Oh. So, mayroong nag ano lang, nagkabit lang doon. But definitely ang sinasabi ko nga, anong problema doon? At bakit mo ni papatanggal nito ni Mayor? Ano bang ibig sabihin noon? Welcome niya ang teroristang CPP-NPA sa Maynila. Oo nga. 'Di ba? So ano lang, manindigan lang tayo. Huwag na tayo, ano ba tayo, namumulitiko? Ang layo pa ng eleksyon. May punto diba? Ka rin. Parang ano, no? Parang, yun nga, pinatanggal nga ni Mayor Isko yung tarpaulin. Do you have any idea sino mga naglagay nun? Well, si GPNP, nagsalita siya. Pero ang sinasabi niya, National Task Force. Mm-hmm. As far as the National Task Force is concerned, hindi kayo. Parang nagulat din yung NTF. Especially Stratcom kasi wala namang ganun na ano. But, alam mo, 96 cities na nationwide ang nag-declare ng persona non grata sa Communist Party of the Philippines, NPA. 96, nahuhuli na nga ang Maynila. Dapat matagal na itong ginawa sa Maynila. Okay lang yun. Tanong nga, bakit ngayon lang yan nailagay? Dapat noon pa. Okay. Sige po. Good luck, sir. At mabuhay po kayo. Ingat po. Okay, maraming salamat po. At patuloy nyo ang pagsuporta sa ating mga programa. Thank you. Right. Thank you, sir. Sige. Si okay. Lieutenant General Antonio Paralade ho, ang hepe ng Southern Luzon Command. No red tagging, ha? Spokesman. Wala red tagging, ha? Ayun. Hindi ba? At least, malinaw. Si Ginoong Belica, tawagan mo. Malaki-laki rin yung istorya niyan. Hindi ba? Nangihingi na ho tayo ng number ng ano eh, nung ibang mga grupo rin na... Well, anyway, kung nakikinig ang Gabriela, open ho ang linya namin para po sa inyong panig. Hindi ba? Open ho ang linya namin para sa inyong panig. At yun, nilinaw nga ho ni Gerald Parlade, ito ho'y isang parang paalala lamang. Parang ang bahaging ito ay... ano yun? Parental guidance. Hindi ba? Yun, ganun lang. Basta, voice out your advocacy, walang problema yun. So, supportahan pa namin kayo. But, you know, other than that, na medyo makaka... Huwag na lumabis. Yung magbigay na inyo pong pahayag, di ba, natural naman ho yun na kung meron ho kayong hindi nasasang-ayunan, ayos ho yun. You can give your side. Pero pag medyo below the belt na, kumbaga sa basketball, pag stepping on the line, violation na yun. Minsan kasi, iba na rin yung turo ho ng ilang grupo. Wala naman kami tinutukoy. Binibilog ang utak mo at yun nga, sabi ko nga, brainwashing na. Di ba? Nako. Di ba may nabalita nga noon ng mga nire-recruit ng mga kabataan? Diba? Mga bata. Madali kasing maano yung mga bata. Pangakuan ng kung ano-ano at and everything. Pero ito, hindi naman itong mga bata ito, mga sikat ng personalidad dito. Ilang taon na ba si ano? Si Soberano, mga 20, less than 25? Oh. Ganun ba yun? Sikat yun, ha? Alaga pa naman ito ni ano? I don't know, kay OG Diaz ba ito? Alaga ni OG. Si Liza Soberano. Oh. Si Catriona Graydon. Tawagan mo nga si Sam Milby at mapagsabihan natin. Tsaka si Enrique Hill. Yung kamukha ni Winner. Hindi ba? Tawagan mo. Si Enrique tsaka si, ano, si Sam Milby. Sila ba ni Sam Milby ngayon? Si Catriona. Ah, ganun ba? Hindi ba? Oh. Di ba si ano? Bakit ganun? Ay, break mo na tayo. Si! Belica! Alas 6.31 na po na umaga. Ito pa rin po ang Santos at Lima sa 882. Ako po si Alex Santos. Todong lakas na. At Big De Leon Lima on a Friday. Todong balita pa. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIZ. DWIZ.
mga komentaryo at hagupit, mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos 5 Santos ngayon sa DWIZ. Hoy, alas 6:35 na po ng umaga. Hoy, inaantay ho natin ha, dahil gusto natin makausap si Commissioner Greco Bellica. Hoy, pumunta kahapon. Presidential Anti-Corruption na Commission o PACC. Dahil nga, meron pong aligasyon dito mga empleyado ho ng Duty Free Philippines. Correct. Dahil nga ho, lumapit daw pala itong mga empleyado nito para bigyang pansin ang kanila pong hinaing laban ho dito sa pinuno ho ng Duty Free. Pero nangyari, parang tila binaliktad daw sila ni Commissioner Bellica. Sabi ng mga nag-complain. Oo, sabi ng mga complainant. Na imbis na ang imbisigahan, itong hepe ho ng Duty Free, eh parang lumalabas na sila pa yung may kasalanan. So ngayon, ang aligasyon, eh parang hiningan daw yata ng pera ni Commissioner Bellica ito yung mga complainant. Ito, nagpalabas siya ng statement. Ang sinasabi rito, eh, as to the allegation na humingi ako ng pera, which answers your question, Alex, it is a purely fabricated story at nakakalungkot that they have to go this low para lang sirain ang pangalan ko. You can ask anyone na natulungan ng aking opisina. As a matter of fact, we've been very generous to them and they know this. Binigay namin ang lahat ng hinihingi nilang tulong higit pa sa hinihingi ng aming tungkulin. Ayun, sa lahat ng government officials na nilapitan ako, nila, ako lang ang tumulong sa kanila. Ito ho yung pahayag ni Ginoong Bellica. Ayun. Gusto sana no namin siya makausap eh, no, para at least malinawan. Pero yan ang kanya pong statement. Ayan, sige. We'll find time. Kung kaabutin pa hanggang mamaya, alamin ho natin. Alright, report tayo, paring Alex. Sige. Mula sa labas ng impilan, alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, Pango, paring Haya. Magandang umaga mga kapatid. Ang Commission on Elections, yung Comelec, ay nagpaalala, inanunsyo nito na magiging Lunes hanggang Biyernes na lamang ang voter registration simula sa susunod na buwan. Ayun ang paliwanag ni Director James Jimenez, ang tagapagsalita ng Comelec. Ilalaan daw nila ang araw ng Sabado sa pagsasagawa ng disinfection sa lahat ng opisina o tanggapan ng Comelec sa bansa bagi ng hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Jimenez na simula sa November 9 ng taong kasalukuyan, ang voter registration ay gagawin mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tatagal ang pagpaparehistro hanggang September 30, 2021. Samantala, inanunsyo rin na Comelec na suspendido yung voter registration mula October 31 hanggang November 2 taong kasalukuyan upang bigyang daan ang panahon ng undas. Oo nga pala, no? Undas na. Ang bilis na araw. Grabe, oo. Oo. October 31 ay Sabado. Tama. Correct. Sabado. Sabado. Oo. Oh, hanggang ados ng Nobyembre. Pero bawal tayong pumunta ng sementeryo. Oo. Oh. Simula sa ano, October 29? 31. 29. Sarado ang ano, sarado ang sementeryo. Kaya ngayon pa lang, kayo nang tumalaw sa inyong mga mahal sa buhay na nakahimlay sa mga sementeryo. Huwag niyong antayin na sila pang tumalaw sa inyo. Correct. Oh. Ibig sabihin yan, Aya, ang sementeryo literal sasarado ang gate. I'm talking about Cementerio del Norte. Sarado. Nationwide yan, ha? Hindi lang sa Metro Manila. Nationwide. Oh. October 29 to November 4, sarado. Thursday yun. Dito sa Manila, ang cemetery dito, South Cemetery, North Cemetery, yung Green North, yung tabi ng North Cemetery. At saka yung Chinese. Yun. Chinese cemetery. Karuntong yung Laloma. Yung mga cemetery. Kasama na rin dyan, kuyang, yung mga columbarium. Yung mga ano? Columbarium. Ano ba? Memorial Parks. Memorial Park. Mga columbarium dito sa Maynila, sa North. Meron ditong kondo. Diyan sa Maynila Norte. Alam mo problema rin, paring Alex, paring Aya. Ang mga cementerio, katulad ng Cementerio del Norte, malapit kami rin, maraming entry point yan. Yeah. Maraming ano yan, butas yan.
Minsan nga sa gilid sila sa gilid din, diba? Di ba? Pader doon. Di ba nung araw na uso binubutas yung pader? Yun. Lalo na pag shortcut. Oo, di ba? Yun ang problema. Nightmare saan 'yan sa kapulisan natin. Doon sa likod, yung likod yung tawag doon sa ano na 'yan, Kaluokan 'yan eh. Eh papasok lang sa mga bahay, baka pasukin ka na pagpasok mo sa bahay, tuloy-tuloy ka sa second floor. Oo. Tawid ka lang ang pader. May mga ganan eh. Oh, and remember, may mga nakatira dyan sa loob ng sementeryo. Di ba? Maraming buhay na nakatira. So, sementeryo. Sa north. Hindi rin lahat mapalayas eh. Hindi nila mapalis yun. Never will that happen. Maliit pa ako, ganyan na rin. Nagsilbi na rin sila mga caretaker dyan, di ba? Kasi pulturero. Oo. Oh. Mga tagalinis. Di ba? Ayun, nawala siya. Yung iba, hindi nila iniwan yung kadilang magulang, halimbawa magulang nila naka-imlay dito. Oo. Eh nagpatayo sila ng anong tawag dito. Eh doon na sila nakatira. Doon na sila nakatira. Yung iba kasing mga may kaya na magaganda yung mausoleo diyan, yung mga parang may yung iba nga may sarili pang bathroom, may sarili CR. Yung katiwala, siguro napakabait ng may. Sige, diyan na muna kayo. Yun. Hanggang sa lumaki, unang-una, kariton-kariton. Ngayon yata, may supermarket na rin eh. May tolda-tolda na. May tolda-tolda na, di ba? So, doon dumadami tao. Dito, may isang area rito, lalo na area dito sa may Bonifacio Avenue. Oh. Sa Bonifacio, di ba? Hmm. Yung area dito, parang nasa loob ka na rin ng subdivision. Oo. Diba? Alam mo ba, may kwento ko sa Norte Cementerio, paring Alex, paring Aya. Yung gate sa A. Bonifacio, kundi ako nagkakamali, ang nagpagawa ng gate na yan, ang tatay ni Fernando Po Jr. Oo, dahil malapit sa doon, tama. Dahil nakita, Fernando Po tatay, hindi, si Fernando Po Jr. Nakita niya yung mga tao nagsasampahan ng bakod. Tama. Hanggang sa mauso na yung hagdanan, benching ko. Sabi niya, butasin mo yung pader, pagagawan ko ng gate yan para hindi mahirapan. Malapit nga yung puntod nun. Yeah, may malapit. Gate to na green, alam ko yun. Yan yung mga, green, tama, tama, galing mo. Tama, yan yung gate na malapit sa Lichunan. Yes. Kasi may Lichunan sa Retiro, may Lichunan sa Ibonipasio. Tama. Diba? Yan ang istorya niya. Yan yung tinutumbok ng Francisco Del Monte Avenue. Yeah, correct. Na gusto nilang palitan ang pangalan. Palitan yung Francisco Del Monte Avenue gawing Fernando Po Jr. Pero may revision, ha? Parang ang gusto yata ni Senator Lapid, wag ng Del Monte, yung Roosevelt na lang. Kasi nandun daw ang ancestral home ni Fernando Po sa Roosevelt. Doon sa may malapit sa Pantranco. Oo, malapit sa PMI. Yung harap. Yung PMI, yung harap. Yung original na bahay ng senyor. Senyor. Doon lumaki sila rin sa lugar na yun. Alright. Kaya yung sinasabi ko yung mga proposal nila na yung Roosevelt Avenue na lamang ang gawing Fernando Po Jr. Avenue, pwede rin. Kasi yan talaga yung bahay ng po. Pero ngayong Del Monte Avenue naman, yes, mga kasama, nandoon naman yung studio naman, di ba? Mm-hmm. Ayun, sige. Doon naman naroon naman yung studio ng FPJ production, di ba? Yeah. So may Siena College, harap ng Siena College na yan. Yung Siena College ba, yan ba yung dating Del Monte nung araw? Hindi ko na inabot, palagay ko, inabot ni Barang Bito. Patrol 5, Aya Yupanko na muna. Sebel Matadal Lakas, PWIC. Hey, thank you, Kuyang. Patrol 5, Aya Yupanko. FPJ Production. Yes. Tumaro, minuha pa ako dyan. Ang bata pa ako, model. Oh. No, mga tiga FPJ. Model ng alak. No, Andoy ba yata yun? Wala, nung araw pa yun eh. Alright, isa pa ho. Ay, ito pa pala. Meron pa pala. Oy, si Patrol 45, Paring Raul Esperas. Paring Raul, good morning. Mawala. Paring Alex, Vic, and mga kaibigan, good morning. 10 milyong pisong halaga ng mga smuggled na produkto ang pinasunog ng Bureau of Customs at ito'y kinabibilangan ng mga unsafe na medisina, mga vape products at mga sari-saring produkto na walang kaukulang permit. At kabila na rito yung mga gamot at walang kaukulang permit buhat sa Food and Drug Administration.
Ang sangayon sa Bureau of Customs, ito'y mga vape products, cosmetics, expired medicines, at iba pang mga unsafe at hazardous products na pilit na pinapasok sa ating bansa nang walang kaukulang permit buwat sa iba't ibang mga ahensya. Sangayon kay Airport Customs District Collector Carmelita Talusan, ang sinunog na produkto na nakakalaga ng 10 milyon ay may kabuhang bigat na 24.6 tons at ito ay sinunog sa isang incinerator o sa isang pasilidad sa Waste Management Incorporated o isang incinerator house sa 13 Martires sa Cavite para pagtugon sa direktiba ng Bureau of Customs Commissioner Ray Renato Guerrero na sunugin na at palawakin ang mga clogging o mga pagpuno ng mga warehouse na nilalagyan ng mga kumpiskadong produkto, lalong-lalo na yung mga unsafe products. Ipinahayag din ni Airport Customs District Collector Carmelita Talusan ang kanyang pakiusap sa mga OFW na babalik ngayong panahon ng Kapaskuhan, kabilang na yung mga balikbayan, na iwasan yung magdala ng mga produkto na walang kaukulang permit, kabilang na yung mga meat products na magagaling sa iba yung dagat. Claudius Peras, Patrol 45, Nagulas ng Pilamento, Dolacas, DWIC. Thank you, paring Raul. Ayun, inaantay ho natin si Father Ari Season. Oh my, cannot be rich. Cannot be rich. Hindi makontak, no? Well, gusto sana namin hong makausap ang pamunuan po ng Diocese of Cubao. Oo. Lalo-lalo na po si Bishop Honesto Ongtioco. Dahil nga ho, eh meron na hong kautusan ang Vatican, ang pinaka yung tinatawag nating Holy See, na pwede na daw hong simulan ng Diocese ng Cubao ang kanila pong beatification and canonization process. Mm-hmm. Ibig sabihin, baka kapag tayo po'y sinuwerte, eh meron na tayong pangatlo pong santo. Oh. Ano to? Parang prepare the application? Ganun, yes, parang ganun. Dahil nga, tinawag na ho ng Santo Papa at ng Vatican, ito pong si Darwin Ramos bilang servant of God. Diyan po nagsisimula kasi. After na servant of God, pwede na ho siyang ma-beatify. At after ng beatification, pwede na po siyang canonization. Ibig sabihin, yun na po yung pagiging santo ho niya. Yun. Dahil meron ho tayong dalawang santo na ho, na Pilipino. Ah, right. Si Lorenzo Ruiz at Pedro. Si Pedro Calungsod. So ito po yung pangatlo ho natin. Ang sabi nga ho ng Simbang Katolika, kung maari mang maging santo itong si Darwin Ramos, siya po ang kauna-unahan pong non-martyr saint of the Philippines. Ah, pwede pala yun. Pwede pala non-martyr. Yun. Dahil nga ho, itong sila Kalungsod, sina Saint Lorenzo Ruiz, alam ho ninyo yung mga history ho nila. Talagang sagrado silang mga Katoliko at pinaglaban ho nila atin pong Panginoon. Ibig sabihin, till death do us part. Saka parang may ano yata yan. Yan yung martyr. Diba? Pag sinabi yung martyr, iba talaga yun. Yung ano yan, parang hardcore sila na. Talagang handa silang mamatay para protektahan. And if I remember right, itong si Lorenzo Ruiz or Calonson, parang hihingan ka yata ng ano yan kung meron kang proof na meron kang nagawang isang milagro. Yes. Ito yata si Calonson may pinagaling. Meron. May pinagaling, di ba? Lahat naman, merong mga testimonya. Testimonya. Kailangan ho yan, recorded ho yan. At yan po ay dadaan sa butas sa karayom ng mula sa Vatican. Masana. Si Darwin Ramos naman po. Si Darwin naman. Si Darwin Ramos po ay isa po yung bata mula po sa isa po mahirap na pamilya. Siya po ay nagkasakit po. Meron po siyang sakit na muscular dystrophy. Ito po yung hindi po gumagana ang kanya pong muscle po sa kanya pong mga binti. Kaya hindi po siya makalakad. Kaya ang nanay ho niya ay nagulat sa kanya pong sitwasyon. Pero masilimuot po ang buhay ho. Ilan taon na to? 11 years old. Pero namatay na ho siya. Yun nga lang, dahil nga daw ho sa kanya pong sobrang yung pananampalataya ho niya, hindi siya Katoliko, parang Vic.
Na-transform lamang siya. Si Darwin? Oo, si Darwin. Or the family. The family, siya, I think. Siya rin mismo. Oo. Oh, oh, kaya nung siya po ay willing to become a Roman Catholic, ayun, nagbagong ano niya ho niya. At meron hong gumawa na parang foundation for him. Dahil mahirap na pamilya ho siya. Mm. Pero hindi lang ho natin batid. Gusto lang ho natin malaman kaya ano. Dahil ang Diocese of Cubao ang nakakaalam po kung ano ang magiging batayan sa pagiging santo ho nito pong si Darwin Ram. At malaman na rin natin kung anong estado ng kanilang hakbang na ginagawa para ito ay mapunta na dun sa ano nga, towards beatification and sainthood or whatever. Pero matagal pa yan. At alam mo, ito, nananawagan ako, siguro kailangan pagtulong-tulungan natin to. Tayo mga nasa media, lahat ho ng media, lahat ho ng istasyon, tulungan natin, itulak ho natin ito, na ito ho'y matuloy. Ito ho'y isang malaking karangalan. At yan ho ay para sa atin ding mga Pilipino. Tama. Diba? Yan ang kailangan natin ngayon, di ba? Dahil kung tayo po ay isa pong Katoliko, ha? Mm. I'm sure, re-respetuhin naman tayo na ilan po mga religious group. Oo naman. Tayo naman po, meron po tayo mga dumadaan po tayo sa channeling. Mm. Hindi naman usually ang ilan na nagdadasal po direkta sa Panginoon. Meron yung iba ho na dumadaan muna sa mga santo. Nagdadasal muna ho sila sa mga saint para maiparating po yung dasal mo sa ating pong Panginoon. May middleman, ano? Hindi ba? Hindi, hintayin nyo, ang presidente sa December, gusto niyang makausap si Lord. Kaya yung mga telcos. Yung mga telcos na yan, baka kung saan kayo madaan. Hindi ba? Oy, babalik ko kami! Sabi ni Manero, wag ko kayong alis. 6:51 ng umaga, Big De Leon 5. Todong lakas na! Alex Santos, todong balita pa. Santos 5! 5! Lima Santos! Ngayon sa DWIC! DWIC! Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos 5. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Hi, we have 6 minutes to go bago ho mag-alas 7 na umaga. Medyo bilis ang oras, no? Right, ang bilis ng oras. Yun hong ating mga mamang chuper, ha? May mga nakikita pa rin ho tayo at may natatanggap pa rin ho tayong mga texts. Yung kagaya ng pinakita ko kahapon ng tricycle, yung overloaded, meron pa rin yung mga lumalabag, ha? Meron pa rin yung mga lumalabag, lalo na kapag this oras ng gabi, this oras ng madaling araw, ito yung mga pampaserong jeep, hindi na yung inaalintana. Well, of course, dahil sa hirap din sumakay, pero dapat nga, may mga protocols. Alam mo, paring Alex, ang dami ko nakikita. Hindi ano eh, hindi uubra yung ano eh, yung protocol. Pag nalingat na ho ang mga otoridad, wala na hong batas, wala na. Sama-sama. Kahapon, dumaan ako sa Dangwa, yung ibang mga nagtitinda ng bulaklak, wala, kumpul-kumpul sila, wala face mask, nagkaikwentuhan. Hindi ba? So siguro, barangay ang number one dyan eh. Barangay ang number one dyan. Na dapat sa ganito hong panahon, hindi lang ho dapat sa gabi siguro yung mga tanod. Nasabi ko lang to dahil wala, sa umaga ho may tao eh. Sa umaga ho nagkukumpul. Natural, sa gabi, wala ka makikita nagkukumpulan. Kukunti ho ang tao sa kalye. Much more, kapag ang curfew ay ginawa ng 12 to 4. Yeah. Di ba? Kapag ginawa ng 12 to 4, they will have more time para mag-grouping, mag-tipon-tipon. Yan ho ang nakakalungkod dyan. Nasabi nga nila eh, pag hindi ho natin iningatan, sayang ho yung haba ng panahon na tayo ho'y nasa ilalim sa ECQ, GCQ, MGCQ, and whatever. Kawawa ho. By the way, ang ating po mga kababayan ngayon ay ano na ngayon, ha? More on na online na ho binibili ho sa mga produkto. Mag-ingat po tayo dahil meron po mga ilan po natin mga kababayan meron na naman. Ang nagbibiro. Ha? Ito like pong si Lydia Sulit Pabia, isa po sa mga naging biktima. Biruin mo. Yung Food Panda. Magkano yun? Food Panda, pwede ho kayong magbigay na inyong pong pahayag ho dito. Kawawa ho yung mga ilan po na bibiktima ho dito. Mag-o-order ho yung mga unscrupulous na mga
kababayan natin, u-order, iahatid po doon sa isang puntahanan. Oo. Umabot po ng 20,000 pesos. Eh, yung in-order niya ta, 78 panda. Grabe yun. So, magkano? 20,000? 20,000 pesos. Oo. Kaawa-awa po ang mga nagdi-deliver. Mm. Dahil nga ho, sa kanila po, masisingil ho yun. Dahil hindi naman tatanggapin po ng tao. Sabihin niyo, hindi ko may in-order yan. Hindi, pero tsaka, nagbibiro talaga ho. Yun ba hindi nila matitrace? Wala ba silang yun app? Wala silang technology na... Teka mo na, bakit si Alex Santos? Grabe in order nito, 50,000 na siya pa. Pero dapat kasi niyan, huwag ho kayong pumayag na cash on delivery. Dapat pag umorder ho sila sa inyo ho, bayaran ho, bayaran kagad. Para... Unless na kilalang-kilala mo na yung ano, kung regular na dinideliveran mo. Ang mga food na delivery kasi parin, Vic, minsan ginagamit mo na yung pera ho ng yung mga food delivery boy. Tapos bibili sila. Nag-aabono. Sila mag-aabono. Para paghatid ng pagkain, babayaran sila. Hindi pwede. Ibabalik ko yung nagasos nila. Kawawa ho yung ingatan ho natin, ayusin ho na yung sistema ninyo. May grupong nagtayo ng ano ha, para sa yan, para sa mga ganyang biktima, may grupo ah. May batas ngang ginagawa ngayon. Ayun. Para labanan po itong mga ganito po, scrupulous na mga orders. Gaano katagal pa yung batas na yan? Dapat may group, may isang grupo. I think babae nag-initiate eh. Mm-hmm. Parang sila na lang ang bibili. Pero my God, kung araw-araw may order ng unscrupulous na 50-20 mil. Kawawa, kawawa yung mga delivery boys. Yun naman sa mga gumagawa nun, parang gusto kong katukin. Okay ka lang? Oo. Parang, what did you achieve? Sabi ko nga, baka siguro kaaway lang siguro niya yun. Yung gumawa nun ho, kaaway nung pong dinilibiran nila ng pagkain. Oo. Pwede yung tanong ngayon, yung dinilibiran, ano ho bang number nung tumawag sa inyo? Hindi nga, tama daw, may numero, meron siyang... address? Naka-log in siya sa mismong app ng Foodpanda. Ang hirap. Ang problema... pwede ka naman kasi gumamit ng mga prepaid na phones. Oo, yung mga ano, no? Yun, dapat ayusin nun ninyo ang tawag nito. Oo. Yung pagtanggap po ng mga miyembro ho ninyo dyan sa inyo po mga apps. Delikado ho yan. Baka magkainitan yung delivery boy tsaka yung dinilibiran. Hindi ako ipipilit. Hindi, kayo. Malid pa to. Mag-away-away talaga yan. Baka mapunta pa sa kung hindi maganda eh. Hindi ba? Ayusin po yung verification ng mga members ho ninyo sa inyo po application. Oo. Nangyari na yan eh. Sa inyong isa, Pillar Village ba yun? Sa Paranaque? Mga tanda na nakatira. Anyway, sige ho. Sige. Magbabalita na ho kami. San Santos, Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC.